everyone, welcome back again to our channel. So this time, ang topic natin for today ay i-compare naman natin si fiancé visa kay spouse visa. So ano ba yung pagkakaiba nilang dalawa? So dito, ma-check natin, no? Si fiancé visa ay non-immigrant visa. While naman si spouse visa ay green card naman ang kanyang ini-apply dito. So, ano ba yung difference ni K1 kay CR1? So, si K1, mabilis lang ang approval kasi non-immigrant naman siya eh. Pero kailangan magpakasal sila within 90 days. So, ang advantage ni K1, makakasama niya yung kanyang mapapangasawa sa Amerika. So, in 90 days, makikilala niya ang kanyang asawa sa kanya, yung kanyang mga everyday na ginagawa. So, magiging magkasama na sila, sabay na silang kumain, sabay na silang mamasyal, o kung ano man ang ginagawa nila within 90 days. So, she or he can decide kung itutuloy ba nila yung pagpapakasal nila. So, kung halimbawa, nag-board si babae at ayaw niya na ituloy, so, pwede siyang bumalik sa Pilipinas at i-prolong muna yung kanilang pagiging boyfriend, girlfriend, bago sila magpakasal. Okay. So, while naman si CR1, si spouse visa, pagka nagpakasal na sila, babalik na si si husband, kung U.S. citizen siya, may iwanan na si misis niya, kung halimbawa babae yung beneficiary. So, itong si K1, kasama niya sa Amerika na yung asawa niya. So, ito naman si CR1, kung halimbawa, naiwan siya dito sa Pilipinas. And then, compare pa natin pagdating sa pagtatrabaho. Si fiancé visa, hindi siya pwedeng magtrabaho doon unless meron siyang makuhang permit. Pwede na siyang mag-work. Samantalang si CR1, spouse visa, automatic pagdating niya sa Amerika, pwede na agad siyang magtrabaho dahil meron naman siyang green card. Okay, so okay, sa processing time naman tayo. Ang processing time ni K1, mabilis lang kasi nga non-immigrant siya. While naman si CR1, spouse visa, matagal ang processing time niya. Bakit kaya? Kasi nga, ina-apply mo dyan is maging green card holder ka na. So, si USCIS at saka si NBC, chinecheck nilang mabuti yung eligibility petitioner. Kung yung kapasidad niya na pwede mag-grant ng visa yung kanyang pinipetition. So, lahat ng pinorward na documents ng kanyang petitioner ay iti-check na mabuti ni USCIS at saka ni NBC bago ma-forward sa atin sa embassy sa Pilipinas. So, ganun kahigpit kasi na-skip niya na yung adjustment of status. Samantalang si K1, mag-apply pa siya ng adjustment of status pero si spouse visa wala na siyang kailangan i-apply. Dire-diretso na ang kanyang approval in case na siya ay ma-approve sa kanyang spouse visa. So, ang kagandahan naman kay spouse visa, habang naghihintay siya na ma-approve ang kanyang green card, nagtatrabaho pa rin siya dito sa Pilipinas. Kung may maganda siyang trabaho, hindi niya kailangang iwanan agad.
kasi matagal pa naman yung process noon. So, hintayin niya pa siyang mabigyan ng notice ng US Embassy kung kailan siya interviewin at kung ma-approve siya. So, hindi niya kailangang iwanan yung kanyang trabaho dahil wala pa namang assurance. Hindi assurance na ikaw ay kasal na, mabibigyan ka automatic ng green card. So, hindi ganun yon. Ang proseso sa spouse visa ay kailangan ma-approve mo sa kanila na yung petitioner mo, yung husband mo ay kaya kang suportahan, madala ka sa Amerika. So, ganun siya kahigpit. Kaya dapat yung lahat ng document na dapat nyong i-provide ay maipadala nyo lahat. So, kailangan mag-review ka, i-check mo mabuti kung ano yung mga kailangan dahil dapat hindi kayo ma-RFE doon. So, sa tingin mo, lahat ng dokumento na makakatulong, i-provide mo na, ipadala mo na lahat sa iyong husband para totally ma-provide ng husband mo ang mga documents na ipapasubmit niya sa inyong packet sa USCIS. So, pagdating sa pag-filing ng fiancé kay fiancé K1 compare natin kay spouse visa, talagang mabusisi talaga si spouse visa. Kakailanganin nyo ng tulong dyan, kailangan nyo mag-search, mag-review, magbasa, magtanong-tanong para walang masayang na panahon at oras. Kung sakasakaling meron kayong nagkulang at merong nagkamali sa application form. So, ayun ang pagkakaiba ni K1 kay CR1. So, kailangan talaga ma-prove yung financial stability at yung matagal na pagkakakilanlan ninyong mag-asawa. So, doon umiikot ang kanyang inyong mga tanong pagdating sa application ng spouse visa kay K1 visa. Pero mostly, pag nati-deny si K1 fiancé visa, pupunta sila sa spouse visa. Doon na nila itinutuloy yung application kung sakaling sila ay ma-deny. So, kaya kailangan natin ng mabusisi at napag-aaral para hindi masayang ang inyong application. So, yan lang po muna ang sasuggest ko at ma-share ko pagdating sa comparison ni K1 fiancé visa kay CR1 spouse visa. So, sana i-share nyo, like and subscribe ang aking channel para mas marami po tayong matulungan sa mga nako-confuse na mag-apply ng kanilang mga visa. So, maraming salamat! Bye!